Kaibigan, naoperahan ka na ba ng cataract? Na-surgery ka na, nalagyan na ng lens. O kaya naman, hindi ka pa na kakaroon ng appointment para sa cataract surgery. Panoorin mo po ninyo ito at baka meron po kayong mapulot na aral o magkaroon kayo ng idea kung paano ginagawa ang cataract surgery at kung anong-anong mga lenses ang talagang inilalagay nila. Ito po ay based sa experience ni Mr. na naopera nung isang araw ng cataract surgery, no? At siya po ay sumailalim ng eye dropping ng 5 days before the operation. Kaya yan pong makikita ninyong tatlong klaseng eye drops na yan. Yan po ang prescription ng doktor sa kanya. At yan po ay yung Zimar, yan po yung antibiotic, at saka yung Fred 40, yan po yung tinatawag natin contra eye swelling, at saka Nebamac na pangontra sa operasyon, o kaya naman po ang ibig kong sabihin ay reduce pain during operation, no? Yan po yung tatlo na yan ay ibibigay po o i-prescription po ng doktor yan before na magkaroon ng operation o surgery operation, ano? Siya po ay binigyan ng tatlong klaseng gamot. Ewan ko po sa ibang bansa kung yan po ay nagaganap, dito po eh pinapabalita ko lang po na ganyan ang procedure ng kanilang operasyon sa cataract surgery. Kaya po yung tatlo na yan, kung makita po ninyo, ay preparado na inihanda namin bago pa siya inoperahan, ilalagay na 5 days from morning, afternoon, evening, and before he go to bed. Apat na session po ang ginawa ko sa kanya sa loob ng 5 araw. Yan tatlong eye drop na yan ang ipinatak ko po. Po 4 days, no? Po 4 times in a day. At yan po ay para contra-infection, contra-swelling, at saka reduce pain. Yan po ang tatlong eye drops na yan. At yung pong mga eye drops na yan ay gagamitin din po after the operation. Kaya po, yung mister ko na operahan kahapon, ido-demonstrate ko po sa inyo na yung unang paglagay namin bago na karoon ng operasyon ay hindi ko na po na-demonstrate. Ito pong after ng operation, tuloy-tuloy pa rin po yung gamot na yan. Pero only to the part na na-operahan na. Yung hindi pa na-opera na right eye niya, eh susundan po namin yun sa next week kung ano yung ihahabili ng doktor, no? Kasi ang habili, kaya po akin po sa inyo inilalahad ito para meron kayong experience kung ano ang cataract surgery at ano-anong mga lenses ang gagamitin. Kasi po, yan palang mga lenses na yan ay hindi po iisang klase. Yan po ay 5 klaseng lenses na maaaring ilagay ng isang ophthalmology. At uunahin ko na rin po sa inyo, yung pong optometry at saka ophthalmology ay magkaiba po. Kasi po madalas ang mister ko sa optometry for so many years, nagpalit ng salamin, sometimes 3 times in a year, at kaysyo ganito raw ang grado ng mata niya, kaysyo gani rin, ano, hanggang sa nung bandang huli, akin na sa kanyang ipinaliwanag. Kasi nung una kong pinaliliwanag sa kanya, medyo siguro ayaw niyang tanggapin. Pero nung bandang huli na ipaliwanag ko sa kanya, kailangan mo na ng ophthalmology. Kasi papalit-palit ka ng salamin para makita natin kung ano talaga ang diferensya mo. Sabi mo yan doon sa optometry mo na baka ikaw ay may problema sa mata. Kaya naman po siya ay isinangguni sa ophthalmology. Kaya po naman ngayon ay nalaman na kailangan niya ng operasyon. No? Ito pong operasyon na to na paglalagay ng lenses ay mayroong different types of lenses for cataract surgery. At ito po ay 5 klaseng lenses ang inilalagay ng isang ophthalmology doctor. At ito po yung monofocal lenses, multifocal IOL o tinatawag nating intraocular lens, extended depth focus na intraocular lenses, at yung accommodative lenses at toric lenses. Papaliwanag ko po sa inyo yan isa-isa, no? Para po may idea kayo kung anong cataract surgery ang ilalagay sa inyo na lens
no? Kaya po, makinig po kayo para meron kayong matutunan at least yung mga na-operahan na o kaya naman po yung magpapa-opera pa lang, meron silang idea. Yung pong monofocal lenses ay ito po yung karamihan ginagamit ng isang ophthalmology. Kung ang iyong vision ay malayo na hindi ka makakita, ito po yun, no? Possible vision at one distance, most people who choose monofocals have their intraocular lens set for distance vision. They use reading glasses for near vision tax. Ang ibig po sabihin niyan, karamihan po nang nilalagay ng ophthalmology doctor na monofocal lenses na ikinakabit niya ay nasasabihan niya na baka gumamit ka ng reading glass. So, ito pong monofocal lenses ay para lang po sa pangmalayuan. Pero pagka po babasa, kagamit ka ng reading glass. At ito naman po multifocal intraocular lens ay yung corrective zones built in the lens. Kukorek niya talaga yung distance, yung malapit at saka malayo, no? Much like bifocal or trifocal eyeglasses. Kasi po, halimbawa pong kayo ay gumagamit ng salaming, tapos dun po sa salaming ninyo, makikita ninyo sa ibaba merong maliit. Yun po yung bifocal. Kasi po ako yun ay merong bifocal sa aking salaming. Meron po akong salaming na walang bifocal, meron akong salaming na may bifocal para pambasa ko. Pero pagka tinaas ko yung mata ko para makakita ako sa malayo, yun po yun. Ngayon, kung yan po ang gagamitin sa inyo ay multifocal, mas nakakaigi po kasi it's all together built into the lens, no? Magkakasama na, hindi ka nabibili ng salamin para pambasa. Kaya ko po naintindihan ngayon, through my own searching, na yung aking pong ina na na-operahan sa Germany, wala po kaming kaalam-alam, basta ang sabi, may katarata yung aking ina at kailangang operahan. Ngayon po nung siya po'y na-operahan, hindi ko po naiisip noon kung anong klaseng lenses. Basta na-operahan, masaya na kami, no? Sa Germany po siya na-operahan, no? At nung ma-operahan po siya, tuwan-tuwa po siya, siya ay nakakapanood ng TV, nakakabasa siya ng malayo, nakakapagbasa siya ng newspaper, nang hindi na po siya gumamit ng salaming. Yun ang ngayon ko lang naintindihan na ang binigay na lens sa kanya ay multifocal IOL o tinatawag nating multifocal intraocular lens na ang ibig sabihin ng combining everything, ano? At akin pong inyong paliliwanag sa inyo na ito po ay mahal. Kaya po, nang malaman ko sa mister ko kahapon after the operation na siya po ay nasabihan ng doktor na maaaring gumamit siya ng reading glass, magpapagawas pa siya ng reading glass. Saka ko po dali-daling nag-research. Kasi po, pinapaliwanag ko sa mister ko, bakit si mama ko ay wala namang ginamit na reading glass, wala naman siyang binago sa mata niya, basta ang nakita namin, nakakabasa siya na sa malayo at saka sa malapit, no reading glass, sabi kong ganon. Ngayon ko naintindihan nung nag-research ako na ang nilagay sa mister ko ay monofocal lenses. Kung siya ay magkakaroon ng reading glass, kasi hindi pa po natin alam eh. Kasi sabi nga po ng doktor sa kanya, you might use a reading glass, no? For to read, no? Ito pong kasing experience na to, nagkaroon ng idea sa akin dahil doon nga sa kwento ng mister ko, inuulit ko, na ang sabi sa kanya ng doktor, after the left eye was operated, yun ang sinabi sa kanya. Kaya nagkaroon ako ng tanong sa sarili ko, comparing with my mom, and that is the right time na mag-research ako sa internet. And I found out na ang inilagay sa mother ko ay multifocal IOL, no? Meron naman po isang klase, extended depth of focus. Ito po yung sinasabi nilang corrective zone, no? But this zone is stretched to allow distance and intermediate vision. Ito po yung para pagka ang mata mo, pag nakatingin sa malayo, no? Medyo ang vision pa blurred, no? Kinokorrect din po yan ng lenses. Kasi nga dahil sa katarata. No, may katarata ka kasi, kaya nagbo-blurred yung tingin mo na kakailanganin mo
tanggalin yung katarata na yan o alisin at saka ilagay yung lens, no? Kaya po ang inilalagay na tawag ng lens na yan ay extended depth of focus. Para mas focus yun, makorrect yung focus mo. Ngayon naman po may tinatawag silang accommodative lens. Yun po yung tinatawag nilang correct vision at all distances. Kasi kung sa malayo, sa malapit, yung distance, kuno-correct lang yung vision na yun. Ibig sabihin po yung vision, yung malabo, yung nagbe-blur yung tingin mo eh, no? Kuno-correct po yun to allow distance and intermediate vision, ano? At yan po yung tinatawag na muna natin na accommodative lenses, no? Yung isa pong sinasabi kong to allow distance and intermediate vision, yun po yung extended depth of focus. Yun naman po accommodative lens, yun po yung para dun sa yung natural movement of your eyes muscles to change focus. Kasi po yung pag may salaming kayo, hindi na kukorek yun. Kailangan nyo talaga ng lens. Yung pong lens na yun, yun ang magkukorek ng muscles ninyo, no? Magagawa ng forma para yung vision mo, dumiretso ang tingin mo, no? At yung movement ng muscles mo, makorek yung focus ng mata mo, yung pinaka-retina mo. Ngayon naman po, yung toric lenses, yun po yung ginagamit to correct for astigmatism. Yun din po yun. Kung ayaw mo magsalaming, no, para sa astigmatism, lalagyan ka ng lens para sa toric lenses. Yun po yung pagka inilagay sa mata mo, ay pangpagamot lang po yun sa astigmatism. Ano nga po ba pala ang astigmatism? Dadaan po tayo dyan. Darating po tayo dyan para maipaliwanag ko sa inyo. Bakit yung iba, wala namang grado ang mata, but they are suffering from astigmatism. Yung iba ho, hereditary yan. Number one po yan, hereditary. Ano? Yung astigmatism. Ngayon po, kaya pinaliliwanag ko sa inyo na yung limang klase na yan, mostly ang ginagamit ay yung monofocal lenses. Kaya nga po sa Pilipinas, na pag nagpunta kayo sa public, hindi natin alam kung ang inilagay ay multifocal or monofocal lenses. Kasi po, katulad ng sinasabi ko, yan po monofocal lenses ay libre rito sa Canada. Pero kung multifocal, siguro ang request ng mister ko, baka may extra payment. Kasi po, tulad ng kinuwento ko, yung pagkakaiba nila ni mama at saka ng mister ko at sa kwento ng mister ko, nagkaroon ako ng idea. Anyway, that is one of the experience that I have, and I am sharing you about this, that there is a difference between the monofocal lenses and the multifocal IOL. As I explained, and one of the most important also, the monofocal lenses is being given free for patient, and the multifocal IOL lenses should be paid. There is no free for this during the cataract surgery. And about the extended depth of focus and the accommodative lenses and toric lenses, we have to read about that. The toric lenses, which I said, this is regarding the correction of astigmatism. Anyway, we go about the astigmatism, and I would like to explain to you what is astigmatism, you know? Because most people, they really don't know what is astigmatism, and some people, they said that I don't have any grad, walang grado mata ko, hindi naman malabo, pero nagsusot ako ng salaming to correct for astigmatism. Ito po yung astigmatism na ipaliliwanag ko sa inyo para meron kayong idea na mapupulot dito po sa aking ibinabalita sa inyo. Kasi po, pampadagdag dunong din po ito. Yung po kasing astigmatism is a common vision condition due to improper curvature of the cornea, the lens of the retina. This result in blurred vision. Katulad po niya pinapakita sa larawan, nakita nyo, ang linaw ng AB, ano? Pero pagka ho kayo may astigmatism, yung AB parang doble-doble yung vision niya, naglalabo, doble-doble, hindi malinaw na malinaw. Kasi po, naka-improper curvature yung cornea niya, yung cornea, yung pinaka nasa loob ng retina niya, yung retina natin, yung pinaka-itim, no? Yung po yun, nagbabago po yung vision.
Kaya yun po yung nagkakaroon ng irregular lens, kaya po kailangan niya ng correction for that. Either nalagyan siya ng lens or lagyan siya ng salamin, no? Yan po yung number one na pwedeng maitulong sa kanya. Kaya po tayong mga pasyente na nagpupunta sa isang doktor, katulad po na ang optometry po ay magkaiba sa tinatawag nating ophthalmology. Kasi po ang optometry, tagagawa po ng salamin. Tagasukat kung ilan ang grado ng salamin mo. Pupunta ka sa clinic ng optometry, makikita mo, gagawin lang, susukatin lang yung mata mo. Pero sila po ay hindi masyadong nakakaalam kung ano ang diagnosis ng mata mo, bakit ganun ang problema mo. Ito po yung mga symptoms ng astigmatism. If you are experiencing new, severe, or persistent symptoms, contact a healthcare provider. No? Diyan po sa Canada, ibig sabihin niya, contact the healthcare provider. Kontakin mo ang health card mo o ang doktor para diyan, ano, humingi ka ng recommendation from your family doctor. Ito po yung common symptoms ng that includes yung blurred or distorted vision. Yun nga po yung pinapakita ko sa inyo. Yung malinaw yung AB na pagbasa, pero sa kanya blurred yun. Nagdo-double-double-double yun. No? Distorted yung vision sa kanya. No? Yung po ay walang grado ang mata, pero distorted yung vision niya. Yun naman pong eye strain, parang yung kanyang mata ay parang mabigat na hindi niya maintindihan, na discomfort siya, o kaya feel niya mabigay, ano yung mata niya, tired, napapagod, parang laging pagod. At naman po, headache, sumasakit ang ulo. Yung squinting naman po, yung kanyang eye, don't line in a perfect together in the directions of looking. Ang ibig pong sabihin yan, pagka tumingi siya, hindi po straight direction yung kanyang tingin. Yung ba yung tawag natin parang banlog, no? Naaano yan, nakukorek yan. Kasi po yung kanyang vision, ang tingin niya, yung isa diretso, yung isa pakaliwa o pakanan, ano? Yun po yun. Tapos po, meron naman po yung seeing multiple images. Kumbaga sa ano, pagka tumingin siya sa malayo o kaya kahit na sa malapitan, parang ang dami yung nakikita ko. Isang bola lang, yung tatlong bola, nakikita niya parang ang dami, no? Yun po yun, seeing multiple images. O kaya naman po, burning, mahapdi yung mata mo, makati, yung sensation ng mata mo, makati, mahapdi. Maaaring may sign din ng astigmatism. O kaya naman po, yung holding reading material close to your eyes, na, no? Gusto mo malapit na malamit sa iyo yung binabasa mo, dikit na dikit sa mata mo, yun po yun, mayroon din po maaaring mag-sign ng astigmatism. At yun ang po sinasabi na lang, tilting of head. Ito po yung ang tingin ng isang tao sa sarili niya, nakatingi siya ng diretso. Pero po, maraming napapansin sa kanya, yung pong kanyang leeg o ulo ay nakababa ng konti, kung sa kaliwa o sa kanan, mababa ang tingin niya. Yung po yun, may sign ng astigmatism. Ang tingin niya, diretso yung leeg niya, yung ulo niya. Pero hindi niya nakikita o nakikita ng iba, natabingi yung ulo niya, hindi niya idinidiretso na talaga na online yung kanyang head, ano? Yun po, isa sa mga sign ng tilting head. At may mga disadvantages po yan pag hindi na correct. Hindi ko na ho dito ipapaliwanag, pero magbasa po kayo, may mga disadvantages po pag hindi na correct yung astigmatism. No? At ito po naging malaking aral sa akin na mag-research. At least, may natutunan po ako. Ngayon po, dito po sa artificial lens na ito, ito katulad ng pinaliliwanan ko, yung monofocal lens po, yan po ay do cover the cost of the most common eye oil ng insurance companies. No? Ito po ay tinatawag natin dito sa Canada, libre pagka nilagyan ka ng monofocal lens. Kaya po, yung mister ko, hindi ko po alam kung monofocal lens kasi wala naman kami sa operation room at saka during diagnosis, hindi naman kami kasama sa interview, nasa labas lang kami ng reception, kaya hindi namin siya, no, receiving room, hindi namin siya nakikita, hindi kami nakakapagtanong, no? Kaya ang tangi lang na pinaliliwanag ko sa inyo, nagkaroon lang ako ng idea dahil kasi nang sinabi niyang
baka kailanganin niyo ng reading glass. So, ngayon, kung sa multifocal naman po, ito po yung tinatawag nilang premium lenses. Bakit nga po premium lenses? Kasi more expensive than monofocals and are often not fully covered by insurance. Kasi nga po, magdo-double vista na yung magdo-double na yung ilalagay sa'yo. Kompleto na eh, no? Kaya doon sa lenses na ikakabit sa'yo, magkukompleto na. Hindi ka na makakailangan ng reading glass. But I really don't know that if the doctor is allowed or you are not allowed to use multifocal lenses. Depende yan sa magiging diagnosis ng doktor. Baka gusto mo man magkaroon ng multifocal lenses if the doctor said it is not advisable. So, I really don't know what is right and what is wrong. But all I know, if in case na magkaroon ako ng cataract operation, which is my doctor told me one of these years I can be, ay i-request ko sa kanya na baka pwedeng the multifocal lenses ako bigyan. So that I don't need to have a reading glass, no? Kasi nga po, yun ang problema ko. Kasi yung mga salamin ko, karamihan yung iba ko, ay meron bifocal sa ibaba. May salamin pa siya pang reading, no? At yan po ang aking ipinaliliwanag sa inyo. Yung pong mga na-operahan na, if you've been operated and you are using reading glass, it means your lens is monofocal lens. So yung naman pong hindi gumagamit ng salamin o ng reading glass, it means that you are using a multifocal lenses. Okay po? Yan po ay na aking na-research dito po sa website. Pinagtsatsagaan ko po yan para ibahagi sa inyo. Nang hindi naman po ako nag-iisa na madagdagan ng karunungan kahit papano. Kaya po, ito naman pong paliwanag ko sa inyo. The difference between optometry and ophthalmology ay isa pong malaking bagay. Kasi po, akin pong papaliwanag sa inyo dahil yung mister ko, for so many years na kami nagsasama, hindi po ako nakikialam sa mga salamin niya, yung mga pagpapagawa niya ng salamin. Pero napapansin ko, napakapakamahal. Minsan po, meron siyang binabayaran na $600. Kaya nga po kung minsan, nagpapagawa siya ng salamin ay 3 times sa loob ng 1 taon. Kaya po ako'y natutuwa na siya ay na-opera na yung kanyang left eye. At ngayon po, tuloy-tuloy pa rin yung eye drops na ibinigay ng doktor na dapat naming sundin yung rules and regulations kung paano ipatak yung eye drops sa mata niya. No? Kailangan po malinis yung kamay. At yung pong optometry na aking pong papaliwanag sa inyo, ang pagkakaiba po ng optometry sa ophthalmology. Kasi po yung optometry, yung po yung pagkapumunta kayo sa kanila, ay sinusukat yung grado ng mata ninyo, inaalam kung ilan ang grado, pagkatapos so, sila rin po ang gumagawa ng mga salamin o pinagagawa nila sa laboratory yung inyong eyeglasses. Ano? Ang pagkakaiba po niyan sa ophthalmology. Kasi po, ang optometry, katulad na sinabi ko, visual efficiency ang kanilang layunin. Ano? Pero yung ophthalmology po is the study of medical condition relating to the eye. And the ophthalmologists are doctors who specialize in the medical and surgical treatment of this organ. A general practice doctor may refer someone to an ophthalmologist if they show symptoms of cataracts, eye infections, optic nerve problems, or other eye condition. Yan po ang gawain ng isang ophthalmology doctors. Sa sinasabi ko naman na ang optometry ay tagagawa po ng salamin, tagasukat ng grado ng mata. Ito po ngayon ang ating demonstration ng 3 drops na ating gagamitin para dun sa kanyang mata na na-operahan na yung left eye niya. Pero bago pa ho na-operahan, nagamit na po yan sa kanyang mata yung 3 eye drops na yan na kailangan po yan para antibiotic for eye infection. At yung Pred 40 naman po ay for prevent eye swelling, and then Nevamax is to reduce pain and swelling after cataract surgery. Yan po. Yan po yung mga gagamitin natin. Tuloy-tuloy lang po after the operation, yung left eye nga po niya, na-operahan na yan. Shake well, at meron pong papilya na susundan tulad ng ginawa namin bago siya inoperahan. Che-checkin niya po yan pag nagamit na o na gawa na yung first eye drops.
para siguradong hindi siya magkakamali at hindi niya makakalimutan. At yan po, i-shake well po natin yan. At tapos, ingatan po natin hindi masagi yung kanyang mata. Lift his head back and drop the drug into the eye. Yan po, natapos na. And then, siya po ay ililista niya sa kanyang papel na yun po ay nagamit na. So, we have to wait for 5 minutes for the next eye drops, which is the Pred Forte. Yan po, antayin po natin. At nakakasigurado po tayo na susunod tayo sa rules and regulation na hinabili ng isang ophthalmology doctor. Kaya po, ang susunod niya ay mag-wait tayo ng 5 minutes, no? Para masiguradong hindi siya magkakamali na yun ang hinabili ng isang ophthalmology doctor, no? Kaya po susunod tayo. At ngayon naman po, yan, pinapakita sa larawan na yan, yung kanyang first operation, left eye po. At ang susunod po natin ay ito po, i-demonstrate ko sa inyo, yung tatlong eye drops na yan na atin pong gagamitin after surgery, na ginamit din po natin yan ng 5 days before surgery. Ngayon po, after surgery, atin din po yung ipinapatak sa mata niya. At nauna na nga po yung Cymar, antibiotic for eye infection. At ang susunod na po nating gagamitin ay yung second eye drops. Kaya po na nagantay tayo ng 5 minutes para po yung susunod ay maipatak natin sa kanyang mata. Ayan po yung second na ating gagamitin ay ang Pred Forte para po contra eye swelling, shake well, at saka malinis po yung kamay, at saka be careful na hindi mo masasagi yung kanyang mata, no? At yung salamin niya, baka ma-infection, no? Kaya masasagi, magkaroon ng bleeding, no? Yan po yung second eye drop na ginamit natin, na tinawag nating Pred Forte. At ngayon po, mag-aantay na naman po tayo ng 5 minutes para diyan. Yung susunod natin ay yung Nevamax. 5 minutes po, yan po. Nililista pa rin po niya para po hindi niya nakakaligtaan na tama lahat yung kanyang sinusunod na habilin ng doktor, no? Kasi po kailangan na meron siyang listahan na yun ay chinecheck niya, na yun ay nagamit na. Ngayon po yung ating susunod, we wait for the next 5 minutes. At yan pong 5 minutes na yan ang ating last para sa morning session niya ng eye drops. Morning, and then afternoon, evening, and then before bed, no? Ito na po yung ating after 5 minutes. Ang susunod ay yung Nevamax. Yan po, nagugas na ng kamay. Yan po yung ating ipapatak uli sa kanya. Shake well. At na makasigurado tayo na ito ay nasa tamang paggamit. And then, lift his head back and drop the drug into the eye. Yan po. Ingat na ingat po tayo dyan para po hindi masugatan. Yan po. Natapos na po yung first session natin sa morning. At yan po yung susunod ay ang afternoon. And then evening. And then the last one is before he go to bed. Kaya po yung second natin na afternoon, ipamamalas ko pa rin po sa inyo yung second natin. At yung po namang third na sabi natin evening, at saka yung ating before go to bed, eh ganun na rin po yung process. Ayan po, yung second natin na afternoon na, afternoon session na, shake well, and then try to lift his head back and drop the drug into the eye. Yan po, si shake well. Okay. At idadrop po natin. I-lip yung kanyang head back para siguradong pag-drop ng eye drops ay tumama dun sa mata niya into the eye, no? Na hindi siya masusugatan. At iingatan po natin. Mas yung maselan po yan kasi operasyon ng mata po yan, eh, no? Baka masagi yung lens, eh. At yan na po. At ipapatak na po natin yung ating first Cymar antibiotic. At pagkatapos po niya, mag-wait po tayo ng another 5 minutes. So after 5 minutes, here we go again for the second drops. So we just shake it. You just lift down there that this will be the second one.
So, a little bit up and shake it very much for the second drops. Okay, it's done. So we have to wait for the third drops. Here is your handkerchief. So after 5 minutes, here we go again. We have to use the last eye drops, and that is the Nevamox. And we have to shake it well and be sure that we don't hit the eyes of the patient, and let tilt his head back and drop the drug into the eye. Yes. Okay, now it's done. So everything is fine for the afternoon, and the next one will be in the evening and before the bed. And we don't need to show that. We have seen already, and I demonstrate already everything for the morning and in the afternoon, and it will be the same in the evening and before bed. So yan po yung ating inilahad sa inyo, na sana po meron kayong idea na paano ang cataract surgery sa Canada. At eto po si Premio for You, na nagbahagi sa inyo ng konting kaalamanan, at sana po ay nakapagdulot ako ng kasayahan at mayroong karunungan, napupulot po kayo at ibahagi po ninyo doon sa mga may cataract surgery o nagkaroon ng cataract surgery. Yan po si Mister, na operahan yung kanyang left eye at ang susunod ay yung right eye niya po overnight.